De que ano nga lang yun niya? De... Bible. Out. Hi guys, welcome to my YouTube channel, mga Kalaman Vlog. Guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe guys sa ating YouTube channel. At pakihit yung bell, pakiclick yung all para maging updated kayo sa mga bago pa nating i-upload na mga videos guys, na siguradong may makukuha at may matutunan kayo rito guys. So guys, panoorin nyo hanggang dulo yung video natin. So ngayon pala guys, ipapakita ko sa inyo at i-explain ko sa inyo kung paano tayo mag-install ng water heater single point step by step. So yan lang guys, abangan nyo at babalikan ko kayo. So thank you so much. Hi guys, so nagbabalik na po ang iyong lingkod, mga Kalaman Vlog. Guys, so ngayon guys, ang i-install pala natin guys ay single point water heater guys. Ang brand po nito guys is EEG water heater po. So, instantaneous po to. So, ang napakaganda nito guys, itong model na to, kasi kahit mahina yung ano natin, yung pressure natin, yung tubig natin, so, gagana pa rin siya. Hindi siya bababa. Yung water mo sa 1.5 liters per minute. So yan ang napakaganda dito. Ang meron pala ng video guys, yung Advanced Engineering from Germany. So Germany po yung brand ng heater natin. So ngayon guys, unahin natin, i-ano natin siya, lagyan na natin ng torx screw. So ang gagawin natin guys, susukatin lang natin yan, kasi dalawa naman yung ano natin, yung hole nya para i-mount natin yung ating single point na water heater. So yan, i-screw nyo lang yan sa itaas, isa sa itaas at saka isa po sa ibaba. So torx screw lang yung i-mount natin yan guys. So ang need nyo lang na materials is drill at saka Phillips screw. So yan guys. So at saka screwdriver yung tinatawag si ba. So yun. So higpitan na natin guys. Tapos natin mahigpitan guys yan. Kung nakikita nyo guys, sa loob nyan meron 30. Nakikita nyo yung 30 amperes breaker yan guys ng ating mismo sa unit guys. In case mag trouble po yung heater. So in case hindi yun mapatay ng sa labas mismo sa kuryente, yung sa mainline mismo, tapos may problema dyan sa loob ng inyong heater, automatic magte-trip po yun. So yun yung purpose ng kanyang breaker sa loob, bali protection lang po siya sa ating unit mismo. Pero need nyo pa rin na meron kayong isang breaker. So need nyo yung secondary na breaker. So yan yung primary at saka yun yung secondary, yung sa labas mismo. So 30 amperes po yung kailangan nyo. So yan, ang wattage pala nito guys is 3,500 kilowatts. So ang napakaganda nito kasi kung ano yung kalakas yung init na gusto nyo, so gagana lang siya guys pag may tubig na pumapasok sa loob. Pero pag i-off nyo yung control valve nyo, yung sa water nyo, automatic mamamatay po yung ating water heater. So napakaganda po ng model na yan. So yan guys,
So ngayon guys, gagawin natin, imamount natin yung ating circuit breaker. So yun yung ating secondary na circuit breaker. So para yan sa kabuuan na guys. Protection ng heater at saka protection mismo ng ating electric current, yung wiring natin, yung alternating current natin, yung galing ng ating mainline. So yun, yun yung purpose ng ating breaker. So yan guys, pagkatapos na natin yan, imamount natin. So sa likod nyan guys, so tatanggalin muna natin yan para maipasok natin yung ating wirings. Kasi yung wirings natin guys, mahirap ipapasok pag nakamount na siya. So yan, papasok na natin dyan sa kanyang yung rubber na yan. So ipapasok natin siya sa loob, bubutasan lang natin, butasan lang natin ng maayos, tsaka ipapasok natin yan, yung tatlo na yan. Yan yung kulay green guys, yan yung ground, yellow green yung kulay green po. So yun yung blue, yun yung neutral natin, at tsaka yung brown, yan yung ang brown pala guys, yan yung live natin. Tapos yung blue, yun yung neutral. Tapos yung yellow green is ground po yan. So yan guys, so ipapakita ko sa inyo actual na pag-wiring sa loob ng ating water heater mismo guys. So yan. So ipapasok lang natin siya guys, yung ating rubber. Para in case maligo kayo guys, tapos may anuhan na inyong kamay o matalsikan siya ng water, so hindi siya makapasok doon sa loob. So kailangan nyo yan, hindi nyo kailangan nyo yung rubber na ingatan nyo yan guys, baka mamising nyo. So yan, so ang unahin natin ikabit guys, yan yung ating neutral. So yung blue nasa neutral po yan, so naka neutral siya yung ating blue. So yan yung una natin ikabit. Ang gagawin natin, ipapasok lang natin yan, ipapasok lang natin at idiin lang natin ng maigi para makapasok doon sa loob. At saka higpitan nyo ng screw, yung mabuti yung screw guys, para hindi matanggal yung ating wirings. So yan guys, so yan, nahirapan ako sa pagpasok guys. Hirap kasi ano yung wiring nya, kasi stranded wire yung, at saka malaki yung mga wirings nya yan. So kailangan pasensyahan nyo na guys, pasensyahan nyo na talaga yung ano natin, yung camera natin, kasi hirap mag video guys na nandoon sa loob. So nandoon sa loob ng CR na yung customer, nahiya kasi tayo sa customer guys. Pero alam naman ang customer na vlogger, na vlogger tayo at gusto nating ibahagi sa iba. So yan guys, so nahigpitan na natin yung neutral natin at saka yung live natin. So next natin gagawin guys, yung pinakalas natin gawin, so gagamitan na natin ng flat screw. So flat screw, tapos ipapasok natin yung ating ground. So yun yung ground natin guys. So ipapasok natin dyan sa loob yung ating ground. So kailangan guys, pag magkabit kayo ng heater guys, talagang meron talagang ground guys ha, para safety yung customer natin or safety tayo. Kasi yung kita nyo yung plastic na yan, yun yung yan, yung malaki na yan na plastic, sa loob nyan hit, yan yung tinatawag na heating element. So dyan papasok yung tubig at saka siya yung siya umiinit siya, kaya kalabasan yun yun na mainit na yung tubig. So yan, yan yung breaker guys. Pag magtitrip siya, taas nyo lang, isakan nyo lang sa itaas yung tinatulak ko sa ilalim kanina, nakikita nyo yun, itutulak mo lang siya at isaka mo lang sa itaas pag nagtitrip. So yan guys, next naman natin gagawin guys, so kailangan natin na breaker na 30 amperes. So 30 amperes guys yung breaker guys, pag
6,000 kilowatts. Pero yung water heater natin, guys, is 3,500 kilowatts lang. So, 20 amperes po yung recommended, guys. Kahit sa loob ng ating heater is 30 amperes, nakikita nyo yon kanina. Pero yung wattage natin, sa wattage tayo mag-base. So, 20 amperes yung kailangan natin kasi yung wattage ng ating water heater is 3,500 kilowatts. So, yan guys, itatap na natin sa ating circuit breaker na 20 amperes. So, itatap na natin. Uunahin natin guys yung neutral. So, ikakabit natin yung neutral. Yan. Tapos, higpitan nyo lang ng maayos guys. Tapos, sa live naman tayo. Higpitan din natin ng maayos. At saka yung ground, kailangan meron talaga kayong ground. So, ang ginawa ko guys, yung ground natin. So, kasi may linya na siya na nakaano na sa wall. So, itatap lang natin doon yung ground. Yan. So, itatap na natin ating wiring sa taas. Yan. So, yan na yung kabuuan guys. So, yan. Papunta doon sa ating faucet. So, yan na yung ano natin guys. Yan na yung wirings natin. So, yan yung wirings natin. So, pasensyahan nyo na guys at sobrang gulo ng ating wirings. Yan. So, takpan na natin guys. Yan. Takpan na natin ng maayos para at least safety tayo guys sa pag-testing natin. So, yan. So, abangan nyo guys yung next video na i-upload ko guys na about multi-point water heater installation at saka paano mag wirings ng float switch or pressure switch. So, abangan nyo guys next vlog natin. So, next upload natin guys. So, thank you so much sa inyong support guys. So, yan guys. Higpitan lang natin yung tornilyo niya guys, yung screw. So, higpitan lang natin yan ng maayos. Tapos natin mahigpitan yan. So, nahigpitan na natin guys. So, ganito yung pag-connect natin guys. Yan. Yan yung ating control valve guys. Yan. Kailangan i-check nyo yan guys na wala ba talagang nawawalang parts yung kanyang gasket. Yung o-ring niya, yung black. Yan. So, kailangan nyo yan ilagay doon sa mismo sa inlet ng ating water heater. Yung sa end niya guys. So, kailangan natin yan ilagay doon. So, yan guys. Papakita ko sa inyo. Yan. So, yan guys. Ipapasok muna natin yung ating rubber. So, yan guys. Kailangan natin lagyan ng rubber yan. Tapos, yan yung inlet guys. Makikita kayo, may makikita kayo dyan na in at saka out. So, sundin nyo lang yung arrow niya sa ilalim niyan guys. Yung blue guys, yan yung in. Tapos yung white or red is yun yung out. Papunta na doon sa inyong shower. So yan, naikabit na natin yung ating control valve. So yan. In case masira yung gripo nyo, at least meron kayong backup guys kasi meron siyang control valve. So yan. At saka may strainer siya guys, ma-filter niya yung kalawang or mga sediment. Kaya yun yung purpose ng ating yung sa ating inlet, may makikita kayo dyan na screen yung strainer niya guys. So yun lang yung maintenance nyo, lilinisan nyo lang. So yun guys, yung ginagamit natin na faucet guys, yung 3-way guys. Yung isa para gusto mong magano ng tubig sa ating balde, yan yung control niya. Pero yung pabilog na control niya guys, yung parang circle niya nga ano niya, control niya, dyan natin itatap yung ating inlet ng ating water heater. So galing ng ating inlet ng ating water heater, so itatap lang natin siya dyan sa ating 3-way faucet. So ang size po guys ng ating faucet guys, standard po nyan,
Standard po yan is 1/2 po, wala na pong iba. So 1/2 po yung standard ng ating size ng ating shower, any kind of shower guys, basta telephone shower. So 1/2 po yan, at saka yung mga mainline natin, yung source natin ng ating gripo, 1/2 po yung size. Yan yun talaga guys, kadalasan talaga yan kasi yan yung standard size. So ngayon guys, kakabit na naman natin yung ating shower guys. So yan, ikutin lang natin. So i-check natin kung merong rubber sa loob. So yan. So mayroon po siyang adjustment guys. So i-direct po natin yan guys. Yun yung hose ng ating shower. Doon na po siya sa kulay red yung ating output. Yung sa outlet niya guys is kulay red, tapos inlet is kulay blue. So yan, out na yan guys, papunta na sa ating telephone shower. So yan guys, nasa telephone shower po, testingan natin po yung telephone shower natin. So yan, kung magsalig kayo ng balde, tapos yan guys, kung gusto nyo gamitin yung shower, i-on nyo lang yung pinaka-max nya, yung control valve, ikutin nyo lang, tapos tingnan natin yung shower. Yan guys, gumagana na guys. Yan yung ating shower. Ganyan siya kalakas guys yung pressure niya guys. So mas maganda guys kung magkabit kayo ng water heater guys. So hindi bababa ng 1.5 liters per minute yung lakas ng yung water para masustain niya yung heat niya. So yan guys. So yan lang guys. At thank you so much, and God bless. Thank you for watching.